Right, so Positive Lady Leapers, this is Dr. DDD Sunga from My Can Change Project. Magandang Saturday morning sa lahat ng mga delivers natin. At sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so sa lahat ng mga nagme-message sa atin, pakpan natin may schedule natin. Hindi niyo po sila dapat makita. Eh, schedule ng coaching natin. Today, meron tayong dalawang coaching. So while we're waiting for their time, so mag-coffee tayo at mag-usap tayo ngayong Sabado ng umaga. Okay, so how to plan the next 5 years of your life. Yan. Napakahalaga po na ngayon pa lang nakikita mo na anong buhay magkakaroon ka for the next 5 years. Okay? Alam niyo po kaya maraming tao na hindi na nabagong buhay nila after 5 years because they did not set target. Okay? And ako siguro ang best example for that. For nung 20 ako, I did not set any target. Pag 25 ako, ano, wala lang. Inayang ko lang na mangyari ang buhay. Okay? Then, 5 years, another 5 years, another 5 years. So, 20 years. 20 years without plan. 20 years na nasayang. Okay? Sayang because I did not set my target. Okay? So, sa atin lahat, if you are 20 years old, 25 years old, 30 years old, okay? So, wag nating sayangin. Alright? So, tingnan natin, how are you going to plan your life for the next 5 years? Kahit ikaw, OFW, okay? Nandyan ka sa ibang bansa ngayon, how to plan your life for the next 5 years. So, sa mga delivers natin na nandito, professionals, you have your own business, okay? So, how do you plan your life for the next 5 years, alright? So, by the way, bago yan, ulitin ko lang yung date, sa Feb 25 tayo, not 23, sa SM Cabanatuan, WYC, ha? So, meron tayong meet na isang OFW dyan. Okay, so, meron pa tayong available slots. Gusto kong masulit ang biyahe natin. Sa SM Cabanatuan, Nueva Ecija tayo. So, available po ako mga 3 PM onward. So, message nyo lang po ako. This is my number, 0939-525-4311. Okay? And tomorrow, sa lahat na magpapakote sa SM Robinsons, Pampanga tayo, magkita-kita po tayo. Alright, so, how to plan the next 5 years of your life. Alright, so, number 1, ngayon pa lang, by the way, abang nanonood ka, sabayan mo po ako, mag-coffee tayo, hintayin kita. Magtipla ka ng kape mo, sabayan mo na ako, get your notebook and ballpen, sabay-sabay na tayo mag-plan, okay? So, ang una mong dapat gawin is, sabi nga ni Stephen Covey is, begin with the end in mind. So, simulan mo na ngayon. How do you want to see yourself 5 years from now? Are you driving your own car? Are you already managing your own business? Meron ka na bang investment in 5 years? Promoted ka na ba in 5 years? Nandito ka na ba sa Pilipinas? O nasa abroad ka na with your family? So, isipin mo na yung dulo. Nandun ka na sa dulo. Begin with the end in mind. That's how you plan your life. Nakikita mo na yung dulo. Tinitingnan mo na na isa ka na, dinadrive mo na yung bagong Fortuner, bagong BMW. Di ba? So, after that, eto na, sisimulan mo na yung mga small things. Okay, yung details, how to get there. That's how you plan. Dapat meron ka nang nasa isip. At the end, sa isip mo, nasa mind mo na, ano ako after 5 years. Alright, so please write it down. Sulat mo na. I'm driving my own car. I'm running my own business. I already expanded my business. This is already our sales. This is already our profit. I already have my investment in Forex. I already have my investment in pagbibigay P2 in other I already have my real estate investment, so yun yung una. Alright, then next eto na yung mga details. Okay, how to get there, and this is the most important thing. These are the details, and these are eto yung sinasabi nating tunay na grind. Okay, ito yung hard work. Ito yung core. Ito yung changing your routines. Ito na yung disciplining yourself. Ito na yung sinasabi natin na, okay, so, by the way, meron pong tumatawag. Sagutin na natin, mga delivers, ha? Sagutin na natin. So, balik tayo, okay? Sayang kasi, you know, yung mga tumatawag sa akin, overseas call po yun.
Okay. So, kasi, iba yung number na nakalagay doon. Baka yun lang kasi minsan ang time nila. Yun lang off. Yun lang yung bakante nilang oras. So, pinagbibigyan na natin. Anyway, so, tawag na lang po ulit kayo. Okay. So, diretso tayo. How do you plan your life? Yan. So, mamaya nakatasagutin. Taposin ko lang po ito. So, how do you plan your life? So, nakita mo na, begin with the end in mind. Alright? Then, afterwards, eto na yung details. Eto na yung sinasabi natin na yung hard work. Ito na yung grinding to the max, extending time and everything, okay? So, eto na yon. Number one is finish what you need to finish, right? So, ano ba yung mga, may mga ano kasi tayo na tinatawag eh, unfinished business na tinatawag, di ba? So, yung mga hindi na-close, walang closure. Kung baga sa relationship, walang closure. Irene, walang closure. So, may mga, wala tayong, hindi natatapos, di ba? Pero iba naman yung relationship yun. So, you need to finish what you need to finish, right? So, para ka ma-promote, okay? To get that salary na makakatulong sa'yo to reach your goal, right? So, if there's a need for you to finish your MA, your thesis, your PhD, your dissertation, you need to do that. You need to do that. Kaya nga sabi ko, ito yung hard work. Ito talaga yung grind. Okay? So, it's hard. It's not easy. But, it's possible. Yan lang yung sinasabi sa mga estudyante ko. I'm teaching thesis sa school namin. Pag nag-start na ako mag-thesis, pag nakita na may estudyante, ang subject nila, ano ko, research? Ang hirap. Sabi ko talaga mahirap. I'm not saying na madali. I'm not saying that. Never ko sinabi na madaling mag-research. It's hard, but it's possible. What is that requirement para ma-promote ka, para madagdagan ang sweldo mo? You need to do that. You need to finish it. Certificate ba yan? Study ba yan abroad? Or dapat ka bang ma-transfer muna sa ganong area? I don't know that requirement. But you need to finish that. If you will not do it, walang mababago sa position mo. Walang mababago sa salary mo. So, you need to finish what you need to finish. Right? So, sa mga estudyante, nanonood sa akin ngayon. Okay? Kung OJT yan, natatakot ka sa OJT mo, come on, you do it. You finish it. Right? So, doon naman sa mga may business, ang daming permits doon, ang daming dapat asikasuin, ang daming mga legal matters, you need to finish that. You need to do that. Nag-register ako nito lang. I asked the assistance of one company, one agency, to do my everything. So, ang dami kasi, nilalakad na permit. I registered my own company, that's GDS Corporate Training. Okay? So, I understand mga papers na daming inayos. But you have to finish that. Kasi may business ka, dapat may permit ka eh. Diba? So, if you want to expand your business after 5 years, Doc, ito na yung nakikita kong business. Ito na yung nakikita kong tsuna ng mga business, ng business ko. So, you have to finish what you need to finish for that. You have to finish the negotiation. You have to finish the transaction of your new place, you have to finish that meeting, you have to deal with that people, kahit gano'n siya ka-hard kausap, you have to do that. Okay? That is because you want to change your life in 5 years. Gets? Right? So, let's move to number two. Number two, you need to learn, okay, one skill that can help you to earn more money. Because I'm sure, yung nilagay mo after 5 years from now, yung isinulat mo, okay, it includes spending money, di ba? For example, sabi ko nga, you want to drive your own car, so kailangan mo magbayad, di ba? Even down payment, you need to do that. So you need new skill, okay, para mabigay mo sa marketplace, ma-offer mo sa marketplace, okay, para kumita ng pera to buy your dream, to buy that car, right? And even starting your own investment, kung gusto mo mag-start ng yung investment, you cannot just get it from your regular income, from your salary. You can do that. Hindi pwede kasi naka-fix ang income mo, di ba? So, kung ordinary employee ka, you have a fixed income, right? So, you just cannot get 3,000 from it. Masasacrifice yung iba mong expenses. Masasacrifice yung obligation mo sa bahay nyo, right? So, what you need to do to have an extra income, okay, to do your dream, to buy your dream, is to earn money. And how are you going to earn extra money? You have to need your skills. So, you learn
learn one skill right now. It's not yet late, Doc. 30 na ako, 40 na ako. Not yet late. I learned these three skills sa buhay ko that changed my life when I was in 41, 42, and 43. May coaching, 44. Last year lang ako nag-start mag-coach. Alright? Last year, ngayon ko lang actually, ngayon lang, last week lang, pinangalanan ko yung sarili ko ng wealth coach because I'm coaching people on how to be wealthy. Not to be rich, alright? So, linawin natin yun, ha? Not to be rich, but to be wealthy. So, how's that? So, pag nag-coach, nagpa-coach kayo sa akin. Alright? So, you learn skills. When I started learning the skill of how to become a rockstar speaker, okay? So, that changed my life. Doon natupad yung pangarap ko na magkaroon ng six-figure income. Kasabay ng pag-vlog at pag-coach. That's my dream, eh. Sinulat ko talaga. Ni-specify ko. Sabi ko, I want to have a six-figure income at my age. And I'm a PhD graduate. Hello from Miriam. Hello, Miriam College. So, anong gagawin ko sa credibility o sa credential ko, di ba? So, sabi ko, I need to maximize that. I need to maximize it. So, hindi pwedeng ito lang marireceive ko a month. Okay? So, it can't be. Hindi ako pumayag. So, sabi ko nga, you refuse to settle. Refuse to settle for that 30,000. Refuse to settle for 40,000. You refuse to settle for that 50,000 pesos income. Don't settle on that. It's not yet your final income. Right? So, hindi yan ang final. Huwag ka naman si Anna, uy, Dok, okay na ako 50,000. No. You cannot buy your car with 50,000. I'm telling you cannot visit that place, Palawan, El Nido, Palawan, with your salary 50,000. You cannot have your coffee sa Starbucks every time you want, and every time you want to buy something, you can't do that with your 50,000. So refuse to settle on that. You have to learn new skill, okay, to earn additional money. Alright? Ano yung skill, Doc G? Tinan mo, ah, ganito. What skill yung kailangan mo develop? Look at the marketplace. Look at your community. What is that skill na kailangan nila? Then you develop that. When I started my speaking career, nakita ko, dito sa Bataan kasi, or Region 3 siguro, ang mga kakilala ko dito, sa Bataan nga, isa lang kilala ko na speaker. Okay? So, sa Region 3, siguro mga 3 or 5 lang ang nakikita ko sa FB. Alright? So, pero ang laki ng budget ng mga companies, schools, public and private, even companies, and even municipalities, ang laki ng budget nila para sa speaker. So there's a need. So sabi ko, sige, ipapakits ko sarili ko as a speaker, as a rockstar speaker, so that I can fill in the gap, fill in the needs of the community. So you fill in the gap. There is a gap, eh. May gap, may need. What is that skill? What is that gap na kailangan ng community mo? Develop that. Kailangan ba nila website designer? Kailangan ba nila ng MC? Kailangan ba nila ng event organizer? Kailangan ba ng photographer, videographer? Nakikita mo, dumadayo pa ibang mga tao sa community nyo. So, identify that skill, then you have to learn that. Alright? Okay, so, dito tayo. Number three, alright? So, start the DSA. Okay? So, what is DSA? Daily Success Activity. Alright? So, dapat meron tayong Daily Success Activity. Ano po yung Daily Success Activity? Ito na yung, di ba sabi natin, finish what you need to finish, right? And learn new skill. Ito na yung start Daily Success Activity. For example, you want to become a coach. Meron akong mentor class, Go Mentor Class, how to become a successful coach. Right? So, a life coach, or papangalan natin, kasi you have to be specific pag naging coach ka. You want to be a coach, or a relational coach, or a success coach, di ba? So, if you want to do that, okay, dapat meron kang daily success activity. Alright? So, kailangan magpa-coach ka muna sa akin. No, I mean, dapat meron kang mga activities, okay, na ginagawa everyday para matupad mo yung, o ma-develop yung skill na yan. Okay? So, kung gusto mo maging coach, maging speaker, start reading books. Start watching videos ng mga speaker on how to become a effective speaker. And start contacting me na. Contactin mo na ako para magkausap na tayo, ma-mentor na kita. Okay? So, if you want to start your own business, start buying books about business. Start visiting different businesses na kagaya ng itatayo mong business. Start observing
ano yung procedure nila, sino may-ari, anong ginagawa niya. Diba? So, if you want to do something na yun, alam mo, magiging source of income mo, start your daily success activity. Ang tawag ko doon, hindi daily activities lang, daily success activity. Because you have the purpose. You have the purpose, but mo siya gagawin? Okay? Why are you going to buy books? Kasi meron kang specific skill na gusto matutunan. Why are you going to talk to that people? Kasi meron kang specific na bagay na gusto malaman sa kanya. That's why I called it success activity. Kasi pagkayari nun, merong little success na na-contribute sa'yo para matupad yung pangarap mo 5 years from now. Alright? So, hindi pwedeng wala tayong daily success activities. Pag wala kang daily success activities, after 5 years, lilipas siya ng wala lang din. And another wasted 5 years in your life. Gusto mo ba? Ma-waste na naman. Masayang na naman yung 5 years. Nasayang na nga yung 5 years mo before eh. Nasayang na yung 10 years mo eh. Nasayang na yung 15 years. Ilang years na yung nasayang sa buhay natin? Don't waste another 5 years of your life. Don't waste another 5 years of your life. Alright? Start your daily success activities. Kung yan ang pagising na maaga, 4:35, do it. That's daily success activity. If there's a need for you to extend some time, okay, in your office, do it. That's daily success activity. If there's a need for you to spend money for one seminar, do it. That's daily success activity. If there's a need for you, okay, to buy that expensive kit for learning new skill, you do that. That's daily success activity. Alright? So, believers, plan the next 5 years of your life. Okay? It's not easy, but it's possible to have a successful life in 5 years. And if you need help, you can call me. Message mo ako sa aking FB page, Dr. Gigi Disunga, FB account Gigi Disunga, so that I can coach you pwedeng online or personal coaching. Alright, so thank you very much, believers. Enjoy your coffee and enjoy the rest of the day. Let's go!